Well, civil cases particularly refer to transactions between individuals, between persons, corporations, or associations. It involves the rights and obligation of persons, whether in a contract or not. Pag sinabi mo namang criminal cases, this refers to crimes and penalties. Welcome to Peaceabilities here in CBRC.tv. Good evening, good afternoon, good morning, saan man kayo sa mundo, nanonood. This is the new medium, this is the new TV, the new broadcasting, CBRC.tv. We have in the show a man of the law. Nag-aral, pinag-aaralan ang batas, tinataguyod ang nasa batas. Let us welcome Attorney Rolando Delfin. Attorney? Ay, good evening po, Boss Armand, at sa lahat ng libo-libong. Opo, at sa lahat ng libo-libong nakikinig at nanonood ng iyong programa. Maraming salamat po at ako'y napagbigyan nyo sa inyong sa programa nyo ngayon. Sana makatulong ako sa usapin at legal. Naway sa aking munting kapararaanan ay mabigyan natin ang inyong mga nanonood ng kaukulang payo tungkol sa batas sa aking makakaya po. Ha? Salamat. Oo. Attorney, gano'ng katagal ka na bang abogado? Naku, baka malaman ang edad ko rito, Armand. Anyway, baka nag-bar exam ka, 12 years old eh. Kaya, opo, I passed the bar in 1990 blank. So, 1997 po, I passed the bar in 1990. I took the bar in 1997, passes in 1998. So, effectively, mga 20 plus years na ako sa practice. Dalawang dekada? Opo, dalawang dekada na po akong nagpa-practice at bilang abogado po. Attorney, ikaw ba bilang abogado, kasi dun sa mga naging kaibigan ko na naging abogado, parang iba-iba ang linya, parang malayo doon sa mga napapanood kadalasan sa TV na, di ba, merong glamour of the courtroom, merong pang sumikat sa Netflix yung Suits, yung laging merong labanan sa korte. Nanonood din ho ako niyan. Nanonood din ako nung palabas na yan. Ang pagkakaiba lamang sa atin dito sa Pilipinas is that sa Amerika po kasi ay jury trial. Jury trial? Sa atin, opo, sa atin po kasi hindi jury trial eh. Isa lamang po ang West. Ngayon kung sa Sandigan Bayan, tatlo ang West. Ngayon sa Supreme Court, kung makukuha mo yung en banc, 15. Hindi po katulad sa Amerika na ang merong West and at the same time may jury. Composed of common people. Wala po tayong ganon. Kaya yung tinatawag nilang glamour of the practice, just like what you've seen in the suit, hindi po katulad dito. Sana po, kasi doon pagalingan ng summation eh. Kung baga, pag ikaw ay nagsalita ng opening statement mo, dapat makumbinsi mo na ang jury. Eh dito po sa atin, wala pong opening statement, wala rin closing statements. Everything are in writing. So you present your evidence, you present your witness, and based on the evidence that you prepared, that is the time the judge will rule. Wala po yung tatayo ka doon, makikipag-argue ka sa jury or sa kalaban mo, hindi po ganun dito sa atin. Attorney, sa maraming experience nyo, mahigit dalawang dekada, marami na sigurado kayong nahawakan ng mga kaso, hindi naman porke nagkakaso, o may dinulog sa inyo, parang sa doktor, pag lumapit sa doktor, hindi naman kagad ooperahan. Ganon din ba sa abogasya, pag lumapit sa abogado, hindi naman automatic korte kagad yun, ano? Opo, opo. Unang-una, pag lumapit sa iyo ang isang kliyente at nagsabi ng kanyang
legal na problema, you have to ask first, are you competent to handle that case? Like po ako, I am a general practitioner, but I do not handle tax cases. Siyempre, pagka ang idinulog sa akin ay tungkol sa tax, eh ayoko magmarunong. I'm not competent to handle that case. Ngayon, kung ang ilalapit sa akin ay civil cases, criminal cases, or labor cases na nakapag-handle naman ako in the past, then I will now titignan ko kung meron bang laban or hindi. Kung meron namang laban at hindi naman kailangang magdemanda o dumulog pa sa korte at magawa ng paraan na ito'y maayos outside the court, sa aming mga abogado, mas gusto namin yung settlement out of court. Why? Number one, it also benefits the client in terms of expenses in time and in money. So kung magagawa naman natin ang paraan ng isang kaso ay maayos ng sa pag-uusap lamang at hindi na kailangang magdemanda, eh mas maganda po sa amin yun. Kaming mga abogado, tulad din kami ng mga sundalo, ayaw din ng gera. Hanggat maaari, kung maayos naman, eh mag-settle na lang. Matanong ko lang, attorney, kasi nabanggit mo, hindi ka competent sa tax cases. Pero di ba sa abogasya, dahil minsang nag-ambisyon ako maging katulad din nyo, maging abogado. Diba, nakwento ko sa'yo nung minsang tayo nagbalitaktakan ko, nagkwentong barbero, nagtangka akong kung kakayanin ko yung pag-aabogado. Diba lang, inaaral naman dyan? Inaaral naman po yan. Pero ano yun, dahil yung sinabi mong hindi ka competent sa tax, dahil hindi kadalasan tax cases ang hinahawakan nyo? Oo, hindi ako masyado nag-handle ng ganong klaseng mga cases. So in terms of expertise, hindi ko masasabing ganun ako karunong. Eh, siyempre, ako'y tapat sa aking kliyente. Hindi ako marunong, hindi ko sasabing kaya ko yan, marunong ako sa ganyan. Bilang abogado, you have to be also honest to the client. Very good. So, pag kaya ko naman pag-aralan, I will ask for time na pag-aralan. Para bago ko siya tanggapin yung kaso yun. Attorney, yung binanggit mo, civil and criminal cases. Ano po yung civil and criminal? Ano po yun at ano po ang pinagkaiba nun? Parehong letter C ang umpisa. Well, civil cases particularly referred to transactions between individuals, between persons, corporations or association. It involves the rights and obligation of persons whether in a contract or not. Pag sinabi mo namang criminal cases, this refers to crimes and penalties. Ang pinag-uusapan dyan, kung ang iyong kliyente ba ay napagbintangang gumawa ng isang krimen, kung tama ba or siya ba ay guilty dun sa kanyang sa idinidemanda laban sa kanya. So sa civil cases po, usually wala naman pong penalty ng pagkakakulong dyan. Sa criminal cases po, doon mayroong penalty ng kulong. Yun po ang malaking diferensya ng civil and criminal cases. So, maaaring magdemandahan ang tao sa tao, tao sa kumpanya, kumpanya sa kumpanya, dahil sa kanilang kasunduan, kontrata, na merong hindi sumunod, pero walang kulong doon. Walang kulong. Opo, pag sa civil cases po ang pinag-usapan natin. Yun pala yun. Attorney, itong una na advance question sa atin. Ano raw ang karapatan ng mga illegitimate children pag-usapin na mana? At ano muna yung legitimate child o children? Pwede mo ma-define in layman's term, attorney. Okay, ang magandang tanong po yan. Ang legitimate child po or legitimate children are those children conceived and born in a valid marriage. Okay? So kapag ka ang isang bata ay ipinanganak na ang kanyang ama at ina ay validong kinasal, ang tawag po sa kanila ay legitimate children. Okay. Pag sinabi mo namang illegitimate children, ito po yung kabaligtaran. Ito po yung mga batang ipinanganak na labas sa kasal ng kanyang mga magulang.
Okay. Ngayon, although ang illegitimate children or illegitimate children ay hindi magkaparehas, sa mata ng batas, tungkol sa manahan, ay hindi pwedeng pagkaitan ang illegitimate children ng karapatang magmana. Bakit po? Ayon po sa Article 887 ng Civil Code of the Philippines, meron po tayong tinatawag na mga compulsory heirs. Pag sinabi pong compulsory heirs, ito yung mga taong ang karapatang magmana ay mismong batas ang nagbigay. In other words, sa batas, sila ay kinikilalang mga tagapagmana. So sino-sino po ba yung mga compulsory heirs? Ito po yung tinatawag natin, yung legitimate children. Then yung sinasabi natin na legitimate ascendants. Then susunod po yung widow o widower o tinatawag na surviving spouse. Then yung natural children. And then yung illegitimate children. So makikita nyo po sa batas natin sa Civil Code ng Pilipinas, ang illegitimate children ay kinikilala ng batas bilang isang tagapagmana din po ng isang taong namatay. Oh. Yun po ang sinasabi ng batas. So, ngayon matatanong nyo po, ano po ang share o magkano ang share ng illegitimate child or illegitimate children? Ngayon sa batas, ang inheritance share ng illegitimate children ay katumbas ng kalahati ng mana ng legitimate child. In other words, mas maliit po siya kumpara sa legitimate children. Okay. Yun po. Pero may karapatan siyang magmana. So yung tanong niyo po, meron po. Opo. Ano ang katibayan? Porke pareho lang ang tabas ng ilong, yan na ang tatay ko. Pero anak ako sa labas, ano ang dapat na maipakita? Ay, marami po tayong pwedeng ipakita para patunayan ng isang bata, although siya ay anak sa na nung hindi pa kasalang kanyang mga magulang, eh marami naman pong proof na pwedeng ilabas. Number one, kung yung pong ama or ina doon sa certificate of live birth nung illegitimate child ay in-acknowledge niya na yung batang ito ay kanyang anak, ito po ay isang proof ng filiation. Ano second po, ano meron na po tayo ngayon. Nakalagay yung pangalan ng ama sa birth certificate? Ganun opo, pumirma po siya, pwede po yun. Tapos in-acknowledge niya sa, pag tinignan niyo po yung birth certificate, meron po doon na pinirmahan yung ama, yun po ay isang matibay na ebidensya na itong batang ito ay anak talaga nung tinatawag niyang ama. Although siya ay ipinanganak na hindi kasal yung kanyang ama sa kanyang ina. Meron din po ngayon yung DNA testing. Isa na po siyang proof na tinatanggap ng ating korte at batas na magpapatunay na yung bata at ama ay tunay na magkarelasyon bilang mag-ama. So marami naman pong proof na pwedeng gawin. Okay. So in summary, merong karapatan yung anak sa labas. Kadalasan kalahati noong kung ano ang mana noong legal na anak. Tama po ba? Opo. Opo. Okay, very good, very good. So, kapag mga ganyan, kailangan pang nagkaroon ng problema, kailangan pa akong humingi ng tulong sa abogado. Ano po yan? Civil case? Criminal case? Civil case po yan. For example po, yung illegitimate child ay hindi nabigyan ng mana, maaari po siyang maghabol sa korte. At patunayan niya sa korte na siya ay isang anak nung namayapang tao at dapat siya ay bigyan ng karapatang magmana dun sa taong namatay. So civil case po. May binanggit ka civil code. Ano po yung civil code? Yung Civil Code of the Philippines, ito po yung tinatawag natin na lahat ng civil laws pinagsama-sama na po doon sa Civil Code. So it applies number one sa family law, nandun na po makikita yan, law on property, law on succession, itong pinag-uusapan natin, itong manahan. Tapos po yung about law on donation, nandun po makikita sa Civil Code of the Philippines.
So, meron palang pinagbabatayan kayo. Hindi lang kung ano yung trip mo, kung ano yung gusto ng judge, meron pinagbabatayan. Ay, opo, opo. Yun po ang paglalabanan nyo sa korte. Kung sakaling hindi magkasundo, eh kailangan kung ikaw ay mayroong hinihiling sa korte, eh dapat ito ay bigyan mo ng batayan sa batas. At the same time, bigyan mo rin ng suporta sa mga ebidensya mo. So, ang huwes po, magdi-decide yan based on the law and based on the evidence presented by the parties in accordance with that law. Ganun po ang labanan. Hindi pwedeng ikay magsasalita doon na wala ka namang batayan. O, may tanong. Coming from Clarice Shaw Macaraeg. Good evening, Sir Armand and Attorney Delphine. Tanong ko lang po, may karapatan po ba ang isang tao na ipasarado ang isang access road kung ito ay kanyang pag-aari? Ngunit ang access road na ito ay matagal nang ginagamit bilang daanan ng mga sasakyan papunta sa kabilang lugar. Salamat po. Yan. Naku, eh yan po ay isang usapin na mas magandang ipaliwanag through written legal opinion. Kasi dito, Sir Arman, baka meron akong sabihing mga termino na lalo lamang makagulo dun sa nagtanong. So ang aking suggestion po yan, Sir Arman, is yung pong nagtanong, bigay na lang po sa akin yan at bibigyan ko ng isang konkretong at detalyadong legal opinion. Kasi yan po ay usapin ng right to property po eh. Yan pong easement, right of way, ay napakaganda pong i-discuss yan in a written legal opinion. The same time, magtatanong din ako sa kanya ng mga factual antecedents na maaring maka-apekto sa magiging legal opinion ko po. Eto, kay Beyonce Valdez. Good evening, attorney. Ask ko lang po if ang pagpapabaya ba sa pamilya totally walang sustento ay maaari bang gamiting grounds for annulment? Yeah. Okay. So, yung sa annulment po ng kasal, actually there are 5 marital obligations. Obligation to support, respect, fidelity, cohabit, and at the same time yung tinatawag natin na respetuhin mo ang iyong kapartner. Ngayon, kung ikaw ay nagkulang doon sa marital obligation mo, ito ay magiging dahilan upang yung aggrieved spouse ay mag-file ng isang kaso na pawawalang bisa ang inyong kasal. So yung hindi po pagsuporta o pagpapabaya sa pamilya ay maaring maging dahilan para ang isang aggrieved spouse ay ipawalang bisa niya yung kasal niya. Dahil unang-una, senseless na po yung kasal, di po ba? Hindi nagsusuporta. Sabihin na natin, yung lalaki hindi nagsusuporta, pinababayaan ng pamilya. Nagiging senseless na ang kasal. Pero, don't get me wrong, you still have to prove that to court. Kasi ang korte lamang ang magsasabi kung valid ba or invalido yung kasal niyo. Hindi pwedeng ang parties magsasabi, ay pinababayaan ako ng asawa ko, void na yung aming kasal. Hindi po yun. You still have to file a case for annulment of your marriage. And then, kung meron kang grounds, you have to prove that by evidence. Ganun po ang labanan pagdating sa pagpapawalang bisa ng kasal. Oh, yan. Malinaw yan, Beyonce. Ito kay Grace Cordova Telano. Grace Cordova. Mahabang tanong pero baka maikling sagot kaya ni attorney dito. Tanong ko po, attorney, pwede po ba magdemanda kung yung taong hindi nagbabayad ng kanyang hiniram na pera? Kasi almost a year na hindi nagbabayad kahit anong singil. Siya naman yung nangako na magbabayad pero hanggang sabi-sabi lang at wala naman word of honor na magbayad talaga. Parang galit na galit si Grace Milano. Pero attorney, bago mo sagutin yan, para makainom ka rin ng tubig. Sige ha? Po. Ito naman nalalagyanan ko. Galing sa CBRC.tv. Bago mo sagutin yung tanong ni
Grace Cordova Telano. Paalala ko lang, share nyo itong Facebook Live na to sa mga Facebook wall nyo para marami makaalam, marami makapanood at matuto dito sa mga binabahagi ni attorney. Dito sa programa natin, natututo ka na, nananalo ka pa.